Hello! Magandang hapon mga kersop. Ayan, gagawa na naman tayo ng panibagong video. Bumili ako sa Lazada ng Red Dot Reflexite. So, papakita ko sa inyo, susubukan natin ikabit. Ang pangalan nito ay Dr. Sight 3. Ayan, Dr. Sight 3. Itong Dr. Sight 3 ang pwede lang or akma para sa ating si T-Rex Haykapa. Ayan. Dito natin siya ikakabit sa ating T-Rex Haykapa. So, itong Dr. Sight siya ang akma para sa T-Rex. Kasi bumili ako dati ng RMR. Inubo ko sa kanya, hindi pwede. So, doon ko na lang nilagay sa rifle at bumili ulit ng panibago. O, ginagamit ang Red Dot para mas mabilis kang makasinta. Bawa'y meron ka tatargetin, mas mabilis. Hindi ka na mahirapan sumilip-silip. Ayan. Ito ang itsura niya, no? Ayan. Lalagay natin siya dito. Ayan, nakalagay siya dyan. Kaso meron siyang tawag nito. Para naka-clamp. Ang design kasi nito, para naka-clamp. Pag may mga railing sa ibabaw, parang ganyan, oh. Kung ito ay pwedeng nakatiwarek, ganito ang mangyayari dyan. May railing kasi dito. Yan, para naka-clamp siya doon. Kasi hindi naman nga po pwede na, hindi po pwede nakatiwarek, hindi makikita. So, aalisin natin yung railings. At papakita ko sa inyo kung paano natin ikakabit. So, yun. Samahan nyo ko. Ikakabit natin to. Ngayon, ang gagawin natin, para mapakabit natin ito, tanggalin natin itong rear sight. Tanggalin natin siya. Swerte naman kasi itong T-Rex, pag binibili ang T-Rex, kasama na sa kanyang box yung mount, yung pinaka base plate kung tawagin. Ito ang gagamitin natin. Yan. Ito ang gagamitin natin. Ipapatong natin ito. Yan. Tanggalin lang natin itong may parang clamp na ito kasi dito mong kasali. Ipapatong natin itong red dot na ito. So, buti may kasama kasi kung wala, kung bibilhin mo to sa Lazada, nasa mga 350 rin to. Ito, para ito lang. Itong plate na ito. Mahal din ito. Magbibili kayo ng T-Rex Haykapa at kung wala nito, pag bukas nyo wala ang box, hanapin nyo. Dahil ito'y kasama talaga. Minsan kasi mayroon ibang nagtitinda, inaalis yan. Binibenta ng hiwalay. Dapat kasama talaga to. Kasi ito'y mahalaga. So yun. Patanggalin natin to. At itong kasama niya ay ituturnilyo natin dito. Yan. Tara. Unang muna kakalasin yung turnilyo sa gitna. Ayan. Ayan. Pag natanggal na, ayan, tanggal na. Dahan-dahan lang kasi may spring pa siya sa ilalim. Baka tumalsik. Yun. May tornilyo pa uling maliit dun. Ayan. Tatanggalin ulit. Dapat meron tayong maliliit na screw. Ayan. Yun. Ah, tanggal na. Iniwalay na. Yan. Ganyan na itsura niyan. Wala na siyang... Yan. Kita nyo ah. Ngayon, ito. Ito nga pala ay may kasama ring dalawang maliliit na tornilyo. Bayan. Lama na. Alisin natin. Yan. May kasamang maliliit na tornilyo. Kasama rin ito sa box. Kukunin natin kasi isang ito pantotornilyo natin dito.
Ayan. Ayan, ito ay tatapat natin dito. Ayan. Ay, parang nakaganyan yun. Tapos may dalawang tornilyuhan yan. Yung dalawang maliliit na tornilyo, ilalagay siya dun. Ayan. Sihigpitan. Sukat na sukat talaga to kasi ito talaga ang kasama niya. Pang T-Rex talaga to. Naglag. Kailangan medyo mahigpit. Kailangan mahigpit kasi pag pumuputok ito, gumagalaw yan. Gumagalaw. Pero pag maluwag, patumalsik. Dapat mahigpit para hindi gumagalaw. Yan. 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 Okay na, oh. Diba? Nakakapit na yung ating base plate. So, ito naman ang ating kakalasin. May mga tornilyo sa doon. May kasamang allen keys to eh. Ayan, para doon. Tatanggalin natin yun. Para mahiwala yung ang ilalim nito. Ito itong may pangarang pinipihit na yan. Kalasin muna natin. Kalas-kalas. Yun. Yan, niwalay na. Oh. Hindi natin ito gagamitin, pero tatago natin. Kasi gusto natin ikabit sa rifle, pwede. Magagamit mo natin ito pang rifle. Ayan, ito lang kukunin natin. Ayan, may battery sa ilalim. Yan yung battery. Alisin mo natin tornilyo. Yan. Ngayon, ito naman ay ipapatong naman natin dito. Saktong-sakto yan. May mapansin nyo, may mga apat na parang nakaumbok na yan. Meron din yung butas yan. Susuot yan doon. Itatapat nyo yan. Yun, oh. Masok na. Kailangan madiin. Para yan. Tapos, yung kinalas naman na dalawang tornilyo, di ba? Balik. Yan. Tapos ay higpitan. Kailangan mahigpit. Yan. Oh, mahigpit na. Kailangan kasi mahigpit para pag pumutok siya, hindi siya tatalsik yung magiging ako pumutok. Batong lumipad naman. Ewan ko lang kung makikita sa camera. Yan, kita pala. Yan, ayun. Oh, kita niyo yung red na yan. Diyan mo siya sisipatin ngayon. Yan. Kung tatama yan sa tinatarget mo, sigurado dyan ang tama ng bala. Yan yung parang red na yan. Yan. Ngayon, hindi pa lang to naka-accurate kasi may adyasan ito. Yan, gamit ng maliit na screw, meron niyang, ano ba ito nakalagay? Up and down, yan. Pag medyo mataas o mababa, yung, kasi kailangan, ang gagawin mo dyan, ibabaril mo muna. Pag nakita mo mataas ang tama niya, ibababa mo, adjust mo ito, yan, up and down. Tapos, pag nakita mo naman medyo nasa kanan o nasa kaliwa, dito naman ang adjust niyan, left and right, yun. Left and right, up and down. Kumbaga, isisiro mo muna. Pagka naisiro mo na yan, yun, ano na siya, accurate na siya. Yan, medyo hindi pa lang ito nakasiro kasi bagong kabit natin. Matagal kasi mag-zero eh. Tapos pag okay na siya, ilalak mo siya dito. Ito, may dalawang tornilyuhan yan.
ilalak mo siya para yung pagka-set mo ay hindi mabago. Kasi every time mapuputok galaw ng galaw yan, baka mawala sa pag yung tamang target. So ilalak mo to para kahit gumalaw siya ng gumalaw, pumutok ng pumutok, hindi na siya mababago. Yan, yung pagsisiro lang nito ang medyo matagal. Yan, ito nga pala ay wala ng switch. Automatic siya kasi may taklob siya eh. Pag tinakloban mo siyang ganyan, mamamatay na yung red dot niyan. Pag tinanggal mo, automatic, mabubuhay ulit siya ng kanya. Pag madilim, didilim din siya. Pag maliwanag, liliwanag din siya. Kumbaga, ano na to eh. Automatic, ayan o, automatic na siyang mag-adjust ng kanya. Yan, okay. Yan, ganyan lang ang pagkakabit ng Dr. Sight. Pataas mo ating camera natin. Yan, sa mga meron ding T-Rex, si Kappa, huwag kayong bibili ng ibang brand kasi nasubukan ko RMR, hindi ba pwede? Hindi siya sukat. So, ang sukat lang dito ay itong natawag na Dr. Sight. Oh, yun. Ayan, ayan, may nakalagay naman yan dito sa ibabaw ng Dr. Sight. Ang bili ko nga pala dito ay 1.5 sa Lazada. Oh, yan. Mas madali akong makakasinta kung if ever na magpa-practical shooting ako, mabilis. Sisiro ko muna to. Iyan ako muna. Ipopost ko muna, isisiro. Tapos mamaya, tatry tayong tumarget ng ating babarilin. Okay, mamaya na uli. Hello, mga kersop. Ayan. Tagal ko bago na isiro. Ang site medyo, ang tagal pa ulit-ulit. Medyo marami-raming bala na ubus ko doon bago na isiro. Pero okay na. Nakasiro na siya. So, tara. May babarilin tayo doon. Tignan natin kung talagang tatama nga tayo ng mas mabilis kaysa doon sa walang red dot. Okay, tara. Hinarap ko na yung camera. Kita nyo yung mga black na yon. Medyo maliliit lang yan. Mga ganyan lang yung kalalaki. So yun, testingin natin. Kung mabilis nga natin tamaan. Okay. Firing! Yun. Yun. Kita nyo. Hindi na tayo sumasablay. Kasi, kung saan tumama yung kulay red, siguradong laglag. Tara, subukan pa natin na isa pa. Tatayo ko yung, ano, mga nalaglag. Pakikita ko pati sa inyo kung gano'n ang kaliliit yan. Kukunin ko muna saglit. Yun. Kita nyo. Tura. Napakaliliit lang nito. Tsaka, kakawawa oh. Balubalok ito sa madaming tama ng bala oh. Ito na kumpit. Tatayo natin. Tara, testing. Isa pa. Timing! Ayan, buksan natin ang bala. Tara, haharap ko muna ulit ang camera. Ayun, ha? Kita nyo kung gaano ka ganda pag may red dot. Napakabilis umasinta. Pwisa muna natin magasin. Ayun. Ayun, ito lang. Hanggang dito muna. Pinakita ko lang kung paano magkabit. At kung gano'ng kasintado pag meron ka nito, ano, hindi ka na mahirapang umasintan. Siguradong tumatama kahit malayo. Okay, ano, salamat sa inyo panonood. Hanggang dito na lang sa susunod na video muli. Paalam.